Hey guys, this is NFT Ninja and welcome back to my channel. Isang bagong malaking NFT game at malaki din ang potential ang i-review natin today na ilalabas this February. And sure na magugustuhan nyo ang larong to. And before we go to the review, don't forget to leave a like and subscribe para maging updated kayo sa mga upcoming NFT game review dito sa ating channel. Tara and let's review the game. Yo guys, so ang title nga ng game na to ay Dinoland. As you can see naman dun sa trailer natin, may potential nga ang game na to. So sabi nga dito, it is a fantastic land of metaverse. So ang mga character naman natin dito ay mga dino. Kaya nga title nito Dinoland. So ang sabi dito guys, let's create, nurture our own dinosaurs to get rich in this ultimate virtual world. Join our squad now. So sabi nga dito guys, get rich in this ultimate virtual world. So hindi ko nga alam kung gaano tayo kadaling mag-reach dito or yumaman dito. So yan ay hindi ko pa sure. Pero let's review this game at tignan natin kung gaano kalaki ang potential ng game na to. So guys, puntahan nyo sila dito. Ito yung mga social media nila dito guys. Substack nila, yung Twitter nila, Discord at saka yung Telegram nila. Puntahan nyo sila dito. And sa mga magiging interested sa larong to, puntahan nyo sila. Follow them here kasi nga ilalabas na nila ang game this February. So ito yung token nila guys, DNL, pero hindi pa nga lumalabas ngayon kasi nga kakatapos lang nila last January yung IDO nila. Dinoverse naman nila hindi pa nga lumalabas din. So ito yung ways of earning nila dito guys. So we train our dino to defeat yung mga monster dito at saka yung mga ibang players naman dito. So yung mga kalaban natin dito ay hindi lang normal din na mga, meron tayong mga normal enemies dito or monster dito, yung tinatawag talaga na PvE dito guys. And meron din tayong world boss dito. So meaning yung boss na kailangan i-defeat natin. Pero yung boss naman ay once a week lang sila nag-i-spawn. So once a week lang din natin sila pwedeng labanan. So mamaya makikita natin yan siya. And sabi dito guys, battling is very important and so is farming. So meaning guys, hindi lang daw battling yung gagawin natin dito or battling yung gagawin natin dito. Also guys, pwede rin daw tayong mag-farm dito. And sinabi nga nila dito guys, pwede tayong mag-earn dito by farming ng 600% yung return ng ating investment daw dito or yung pwedeng kitain natin dito sa game na to guys. So ito yung gagawin natin guys, mamaya pupuntahan natin ito sa white paper nila about paano nga ba makakuha ng mga dinos dito. And then yung battling with other, sabi ko kanina, breeding, meron din silang breeding dito. So importante ito sa mga laro ngayon guys na lumalabas. Syempre nga sa mga breeding, meron tayong mga babayaran dito na tokens. And ito yung isa sa mga burning mechanism nila dito sa game guys. And also challenge Master King. So ito yung boss na kakalabanin natin once a week. So once a week lang siya nag-spawn. And then kakalabanin natin sila lahat ng mga players na involved. Kasi nga, bibili tayo ng mga tickets dito para talunin itong boss. And then, meron siyang reward pool na hahatiin kung sino yung may pinakamalaking damage hanggang sa pinakamababa. So, nagdedepende sa damage natin na na-accumulate or damage natin na na-damage natin sa boss yung rewards natin naman dito. Di ko lang alam kung meron nga bang silang loot dito. As far as I know, rewards pa lang yung binibigay nila dito. And ito yung mga kalaban natin dito, defeating Darky Monsters. Yung mga PvE nila dito guys, or yung mga monster na kakalabanin natin dito. Yung daily kitaan natin dito. So meron silang 1 billion supply guys ng kanilang token daw. Ito yung tokenomics nila, tignan nyo to. Guys, I recommend yun na puntahan nyo itong website nila, puntahan nyo ang game. Kung interested kayo, always do your own research. Kasi nga, this is just a review and disclaimer, I am not a financial advisor. Kasi nga, this is only a review ng mga NFT games dito sa ating channel. So roadmap naman nila guys is andito sila ngayon sa Q1 actually. Natapos na ngayong IDO nila last January and ngayong February 7 to 9 meron silang gagawin na INO, meaning initial NFT offering na mangyayari. Meaning guys, meron na tayong pre-sale para sa mga NFTs. So sa mga gustong sumali sa whitelisting nila or dito sa INO nila guys, punta lang kayo sa Discord nila and syempre magtanong kayo doon kung ano yung mga requirements natin. And hopefully guys, na ma-follow up din natin ang game na to sa paglabas talaga. And ito naman yung team nila dito guys. So as you can see here, medyo cartoonish nga yung mga team nila dito. Pero, ito naman yung guys, yung pero.
Yung tignan natin yung CEO nila. Ito. Ito naman lahat guys ng team nila dito ay meron silang LinkedIn. So, connected yan lahat guys sa LinkedIn nila. So, kung isa-isahin natin itong i-click, makikita naman natin itong LinkedIn nila dito. So, ito yung CEO nila dito sa game guys. So, as you can see here, meron siyang 381 connection and from Singapore nga siya guys. So, pwede kayong mag-connect sa kanya, pwede nyo silang kausapin. You can contact them here or also doon sa Telegram or kung saan nga ba gusto nyo para magtanong sa kanila. Pero as you can see guys, ito yung mga, meron naman silang mga pictures din dito. Isa din sa pinakamaganda ay hindi lang kakagawa ng kanilang LinkedIn. So meron naman silang maraming connections and meron din silang mga experiences din dito. So guys, sa mga interested na sumali dito sa game nila guys, puntahan nyo na lang tong LinkedIn nila. Tignan nyo tong mga teams nila dito kung papasaba sa inyo sila. And guys, ginawa naman daw nila yung IDO nila or yung token presale nila dito sa mga launchpad na to. Ito naman yung mga advisors nila guys. And also their investors and partners. Importante din ito guys kasi nga ito yung nagiging backer ng kanilang game. And guys, puntahan naman natin yung beta game. Pasukin natin yung game kung ano nga bang nasa loob doon. And then pupunta tayo sa white paper naman para matignan natin kung ano nga bang laman ng game na to. So ito yung beta nila ngayon guys. So as you can see here, meron silang world boss. Pero hindi pa nga nakiklik yan siya. So babalik lang tayo dito. Meron silang breeding room. Meron silang marketplace, PvP, PvE, at saka yung mga dinos natin dito. And we'll try to click here guys, itong dinos natin dito. So, dito natin makikita lahat ng mga characters natin dito or yung mga dinos natin dito. And dito naman sa kabila, yung egg. And dito naman guys, sa market, yung mga eggs naman dito na pwede tayong bumili ng mga eggs dito. And mamaya, papasadahan natin yung white paper, titignan natin kung magkano nga bang presyuhan nito at ano nga bang pwedeng eggs or dinos yung pwede makuha natin dito. So wala pa ngang laman to. And puntahan naman natin itong PvE nila guys. Ito yung sample ng PvE nila dito. So as you can see here, so ito yung PvE nila dito guys. Merong winning rate, meron tayong chances of winning dito. And I don't know kung final na ba to. So meron tayong mga chances. So easy win, get more XP, get more token, high risk and high return naman itong 30%. Siyempre. Pero dahil nga wala pa tayong mga dinos ngayon, so hindi pa natin matatry ito. Pero siguro sa pag-launch ng testnet nila guys or pag-launch nila dito ng game nila talaga, we will try na mag-invest and ipapakita sa inyo yung kitaan dito, yung earnings naman dito, or yung pwedeng kitaan naman natin dito guys. So dito naman tayo ngayon sa white paper nila. As you can see here, it is a fantasy NFT game. And ito yung gameplay niya guys kung paano tayo makakuha ng mga dinos dito. So, meron tayong tatlong klaseng egg dito guys na pwedeng bilhin or tatlong klaseng elements na pwedeng bilhin dito. Yung first nga is yung fire na egg dito. And then yung ikalawa naman is water type na egg. And then yung ika-third ay tree naman daw guys or parang nature type naman siya guys na dino. Actually, meron pa siyang ika-last dito. Ito naman yung tinatawag nila na lottery egg. So, random ito guys, yung makukuha natin na dinos dito. Pero nga, dahil lottery ito guys, meron siyang higher chances guys na makukuha tayo ng higher rarity na mga dinos naman daw dito. And then, meron tayong 6 hours dito guys para i-hatch itong mga dinos or itong mga egg natin dito. Pero, pwede naman daw natin itong skip and magbabayad tayo ng tokens. So wala pa tayong concrete prices kung magkano nga bang babayaran natin dito or magkano yung initial investment natin dito. So mag-abang-abang lang tayo guys kasi baka next week mag-upload din ako regarding sa game na to. Kaya huwag yung kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko para maging updated kayo, lalo na kung interested kayo sa game na to, para maging updated kayo sa next update natin regarding sa Dinoland. So yung una, pwede tayong makakuha ng dino dito sa eggs guys. And pwede rin tayong makakuha dito sa marketplace. Kasi nga, meron din silang marketplace and magbebenta sila ng mga dinos dito at saka mga egg. So kung ayaw nyo and medyo minamalas kayo sa mga gacha na type na hatching guys or getting eggs or character, so dito na lang kayo dediretso sa marketplace nila. Baka makamura pa kayo dito.
And ito naman yung mga stats ng mga dinos natin dito. And as you can see here, every type ng mga dino natin dito ay may corresponding stats yan siya. So katulad nito, although itong novice na or itong fire natin na dino dito, 150 lang yung life niya. Pero dito naman guys, sa Aquis, meron siyang 200 life and 170 naman dito sa Teros. So tignan niyo na lang to guys kasi meron yan siyang level at corresponding stats dito na pwede natin tignan. And level 6 lang yung max niya dito guys. And ito naman yung rarity ng mga dinos natin dito guys. So meron nga tayong normal, meron tayong rare, super rare, legend, at saka mystic. Syempre, the higher the rarity is maliit lang yung chance na makukuha natin to. Syempre naman sa mga gustong mag-invest dito sa game na to, syempre malaki talaga yung investment natin na kailangan kung gusto mong makukuha ng mythic dito guys or legend man lang. Pero, always remember this, to invest at your own risk lang guys. And always invest what you can afford to lose lang. Huwag masyadong greedy at tignan muna natin ang takbo ng game. Yun yung always dapat gawin natin dito. So level of dino naman, ito yung kailangan natin na level, ito yung kailangan natin na experience guys para ma-level up yung mga dinos natin dito. So ito yung mga monster guys na kakalabanin natin dito. So magkakaibang mga monster to. Ito yung Dark King. Ito naman yung mga leader guys. So itong leader ay minsan-minsan lang daw to lumalabas. And ito naman yung everyday na kinakalaban natin, yung mga Darky Monster. Pero itong Boros guys or Black Leader, ito yung minsan nag-spawn lang na randomly, pero malaki din yung kitaan natin dito. Kasi nga, minsanan lang din ito lumalabas. Pero itong Dark King guys, si Zion, or Zion, the Dark King. So ito naman siya guys, ay once a week naman daw siya lumalabas. So pwede natin siyang i-defeat once a week. And lahat nga na nag-participate sa pag-defeat nga ng Dark King guys, ay may reward according din sa damage na na-damage natin sa King. Sa game na to guys, ay meron din tayong turn sa battle. So meaning by rarity din guys, like kung sa rarity guys, meron tayong 8 turns per day. Sa rarity 2 naman guys, or sa rare 2, or sa rare, meron din tayong 8. So sa super rare at saka sa legend, meron tayong 12. And sa mystic naman guys, meron tayong 18 naman daw na turns per day. And take note guys, meron tayo ditong pag nagamit daw natin yung first turn natin, so ang countdown daw ay magka-count na daw siya. So meaning after attack natin sa isang atake pa lang, magka-countdown na yung time dito. And then pag ang time daw nag-expire na, yung time natin nauubos na, ang mangyayari ay magre-restore ulit yung mga turns natin per day. So kaya nga per day ito, and per day din itong kung anong time ka nag-battle, kung anong time ka pumalo dito guys, yun din yung time na pwede kang maglaro ulit. And take note din guys, turns for battle will not accumulate. So that's why everyday guys dapat ipi-play natin itong mga monster natin. Di natin pwedeng pagka next day pa or pagka next time pa. Kasi nga, hindi yun siya nag-i-stack guys. Hindi siya nag-accumulate. And masasayang yung kitaan natin. So take note guys, take note. So ito yung sabi ko kanina sa inyo guys about sa leader or black leader guys. Minsan lang daw siyang nag-a-appear. Sabi dito, normally after 2 turns, Boros will appear. And si Boros naman daw, or itong leader naman daw, meron siyang 50% chance daw na win rate. Siyempre, 50%, 50-50, meron naman tayong malaking earnings dito. At saka, siyempre, amount ng XP na makukuha naman dito by defeating this monster. So guys, ito yung weekly event naman dito na tatalunin natin itong monster or yung Monster King dito guys. So sabi dito, Zion will appear on Saturday and Sunday at 12 AM and 8 PM. Zion will exist in 60 minutes lang daw guys. So meaning, after 60 minutes na hindi pa tayo nakapasok dito guys, ang mangyayari naman daw dito ay mamimiss natin yung chance na makasali sa raid. Parang boss raid din kasi to guys. Kaya kailangan natin maging active din dito. So meron siyang 2 types of Zion dito guys. Yung type 1 nga, yung unang type dito is R1 lang at saka R2 yung pwedeng maka-fight dito. And lumalabas nga siya every 12 AM. So pagpatak talaga ng 12 AM guys, so pwede na natin siyang kalabanin.
And then, type 2 naman daw guys is from R2 to R5. And pwede naman natin itong kalabanin din from 8 p.m. So, take note guys, 60 minutes lang yan siya. So, mawawala na yung event. So, that's why do not miss this event kasi nga once a week lang din ang event na to. And sabi niya dito guys, of course, the rewards of two types of boss are different. Magkakaiba daw yung rewards ng dalawang boss. Siyempre ito, dahil malaki or dahil mataas ang rarity nito guys, siyempre mataas yung reward na makukuha natin dito sa type 2. So kailangan natin dito ng DNL tickets guys para makapasok or maka-join dito. And after naman matalo natin yung Monster King dito guys, so automatically guys, makukuha natin yung mga token rewards natin dito. And yung mga top 300 naman daw guys dito ay makakuha ng special reward daw dito. And guys, meron ding special amount of DNL token daw ang makakakuha yung makakalas hit daw sa boss. So kung ikaw ay naswertihan, ikaw yung nakalas hit sa boss kahit maliit or kahit maliit yung rarity mo, well malaki yung kikitain natin dito. So ito ay minsanan lang guys, so kaya wag yung palampasin din ito. So meron silang breeding din dito. So halos lahat ng mga NFTs ngayon guys ay meron ng breeding system. So ito yung pinakamagandang feature dito guys. Kasi kung gusto nyong magpa-scholar, so this is your chance guys na mag-accumulate ng maraming dinos for breeding. Kasi nga para sa mga scholars natin dito. So hopefully makakuha tayo ng maraming dinos dito para sa ating future scholarship. And syempre hindi naman mawawala dito yung PVP nila. So ang PVP naman style nila guys ay from bronze, silver, gold, platinum, and diamond. Ito yung maganda guys kasi nga hindi natin pwedeng kalabanin yung bronze at saka diamond mga kalaban. So meaning pag nasa bronze tayo or yung rank natin guys nasa bronze, meaning bronze lang din yung mga kalaban natin. Pag silver, silver lang din yun. Pag diamond, diamond lang din. So on and so forth. Meaning guys, hindi pwedeng magkakalaban yung sobrang lakas at yung sobrang hina naman. So tatlong dinos lang yung kailangan natin dito naman daw para makasali dito sa PVP. So ito yung play to earn nila dito, join battles, trade NFT dino. So yung mga eggs natin pwede natin ibenta dito or yung mga dinos pwede natin ibenta dito sa market guys. And liquidity rewards, ito naman yung farming nila dito guys, meaning yung i-stake natin yung mga dinos natin dito or yung mga tokens natin dito, and then we will earn 600% guys. Remember this, 600% yung pwedeng kitain natin dito by farming lang. So meaning nag-earn na tayo sa battle, mag-earn pa tayo dito sa liquidity rewards na Manila or dito sa farming. And ilalagay ko din guys in the description below itong community nila para masubaybayan nyo, para matignan nyo, and para makafollow up din kayo sa mga upcoming updates nila regarding to this game. And guys, para sa mga nahuli nga sa mga malalaking games na hindi na kayo pwede makapasok kasi sobrang mahal na, baka dito this is our chance na makapasok dito and mag-earn ng sobrang laki dito guys. So maybe, that's just maybe guys, hindi ko pa alam, but the upcoming days or baka next week guys, baka mag-upload din ako ulit regarding to this game and papasok din ako dito guys to invest. Syempre nga, for the sake of the viewers and also syempre kung baka maganda din ang kitaan dito and pwede din akong kumita dito ng malaki. Pero guys, always remember this, to invest what you can afford to lose. Disclaimer lang to guys kasi nga hindi ako financial advisor and pwede maging mali ako dito. So hindi ko kayo ina-encourage na pumasok talaga sa mga ganitong game. Kung papasok ako guys, remember this, huwag kayong pumasok dahil pumasok kaming mga influencer or kaming mga content creator dito guys. We're just making a review sa mga game and remember this, this is only my experience and maybe hindi magiging experience nyo. So guys, that's it for today. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa channel ko, don't forget to leave a like, subscribe, and turn on the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming games regarding sa mga play-to-earn games dito sa NFT. So that's it for today guys, and see you on my next video.